By love and testimony, seal the law among my disciples. And I will wait upon the Lord that hideth his face of the house of Jacob, and I will look for him. The children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray na makuha namin lesson ngayon namin, Panginoon, according sa aming series, Panginoon, sa inyo, Panginoong Jesus, at sa sub-series niya, yung kanyang pangalan, mga tawag sa inyo, Panginoon. Makilala ka namin ng lubos, sa mga bago, Panginoon, at magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Maintindihan namin kung paano may role na dapat yung ginagampanan nyo sa amin sa sanlibutan, Panginoon. Ay makilala na yung may taas. In Jesus name we pray. Amen. Ako po na po. Palang wala ako na, bimpo. Okay, so good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito ngayon, ito po'y hindi ko natapos yung kay Vice Pangit. Pero ito ay yung ating series po, kailangan nyo yung details, ano yan? Specifics about the Lord Jesus, and then yung sub-series na hindi pa natatapos yung kanyang mga pangalan. So last time, yung Prophet, Morning Star, nalala nyo pa yung mga yun? So marami yun eh. So listen natin ngayon, medyo mathaba to. Kasi isa mga gusto kong makuha natin to, lalo yung mga bago, no? Kasi marami mga churches ngayon. Ganyan ang panahon natin ngayon. Hindi na, pag ikaw ay nasa bansang Muslim, for example, karamihan Muslim, mga kilala ka lang ng kapwa mo Kristiyano doon, masaya ka na eh. Sa panahon natin, sa atin, sa Pilipinas, sa US, ganyan, baliktad. Sobrang dami Christian girls. Di mo na alam kung nung pareho-pareho ba ito, nung pinagkakaiba nito, ganun tayo ngayon. Ay naaral natin kung ano exactly, no, privilege natin yung makilala si Jesus. Christianity yung totoo. Kaya inaaral natin kasi naman, kapag di natin siyang kilala ng totoo, iba pinipake, magtuturo ng konting katotohanan, may tama rin, bandang huli, may mali. Isa po natin madalas, of course, yung Catholic. Tawag nila sa kanila, Christian sila. Sa mga literature, tsaka kahit sa Pamela Media. Pag sinabing Christian Church, sila, parang sila yun eh. Sa history, the Christian Church. Sino? Ha? Ginawa ng Christian? Sino Christian Church? Catholic pala. Kaya tayo inaaral natin, ano may tinutukoy talaga natin pag pinag-uusapan natin mga bagay na ganito. At nag, medyo matapos na tayo dun sa name of the Lord Jesus, yung mga title actually niya. No? So last time, the prophet, ano yung prophet? Morning Star, ano yung sabihin nun? Siya po yung mag-morning star po, araw po lang po yun. Ibig sabihin araw, malakas, maliwanag, kinumpara natin kay Jesus. Yung prophet naman, siya yung tagapagsalita ng Diyos, naglalapit sa Diyos, nagsasabi ng katotohanan in behalf of God. Yan po yan. So, marami yan. So, ngayon naman, medyo negative. Okay? Perfect na sa mga bago. Kasi, ganito po yan. Nasabi ko na ba yung title? Hindi pa. Ang title natin ngayon, Jesus, the Rock of Offense. Yan lang po tayo. Rock of Offense. Rock. Alam natin siya yung rock. Pero minsan, anong rock? Natatotoo yun eh. Walang ibang rock daw, kundi ang Panginoon. Walang ibang tagapagligtas, kundi ang Diyos. Sa Isaiah na sinabi yun. So ngayon, pero ngayon, rock of offense. Hindi siya basta rock. Ano yung offense? Ito yung nakakatisod or nakakasakit. Ganyan yun. Pag sinabing offense, sabi natin, tingnan natin. Pag na-offend ako sa'yo, ganyan yung mga term yung sa Bible eh. Sa church. Nakaka-offend ka. Ano sabihin na nakaka-offend? Nakakatisod or nakakasakit. Nakaka, yan. That to transgress. Yun yung pinaka-basic na to transgress. Kaya pag sinabi nakaka-open ka, naramdaman mo yun. Minsan, maaring tama ka sa naramdaman mo yun kasi may ginawa talaga siya mali. Minsan naman, hindi. Masyado ka lang sensitive. Pero ang ano yan, pag sinabi offend, nakaka-transgress, nakaka-violate, ginagawa ka ng mali, cause difficulty or discomfort, injury, pwede rin gano'n, nakakasakit. Yun, basically. To cause to dislike, anger, or vexation, basically, parang yun, nakaka-offend or nakaka-violate
matindi man or konti. Yun ang sabihin niyan. Okay? Nakakasakit. Yan. So, ba't ganun si Jesus ganun? Yun ang hindi tinatakil madalas siya ng iba. Pero tayo natakil natin. Pero hindi. Ngayong umagay, ano tayo, focus tayo dyan. Okay? Kung para maintindihan natin, again, si Jesus nakakasakit, pero hindi siya yung mali. Amen? Yes. Katulad din sa magulang, pag pinalo yung makulit na anak, nakasakit siya, pero in the end, hindi pa rin siya mali. Amen. Kasi tinuturuan niya yung anak niya. Okay, so ganun si Jesus. So kaya unahin natin ito, tapos katatapos lang natin Isaiah 8. Naalala niyo yung title natin din sa Isaiah 8? Sino magaling? Ayan, no? Among my disciples. Pero ang focus natin itong party na to, sabi dyan, and he shall be a sanctuary. Yung tinutukoy dito, yung tingnan nyo dyan, oh. Ang Panginoon mismo, sanctify the Lord of hosts himself, and let him be your fear, and let him be your dread. So dapat takot tayo sa Diyos. Amen. Malinaw yun, ha? Kung di nyo, fear, yung sabihin, galang lang. Hindi, dread, di. Alam nyo, dread. Talagang, medyo na siya, dating na. Takot. Ganon din dati yung anak natin, may takot sa atin. Pag sinitsitan mo na yan, dapat, ano, basta bakit yung anak nyo may takot sa inyo, yung sa akin, wala. Iba talaga yung mga bata. No? Hindi, baka hindi mo pinapalo yan. Pinapalo mo, medyo naangiti ka pa. Hindi siya nasasaktan sa palo mo. Hindi ka talaga galangin yan. Kaya ang Diyos din, salamat minsan tayo ay pinapalo. Ang hirap, kaya sabi lagi, basta, pag hindi ka pinapalo, baka hindi ka anak ng Diyos. Yun yung sabi sa Bible eh. Pag hindi ka pinapalo, yung may ginagawa kang mali, talagang mali, alam mo. Tapos wala ka man lang, hindi ka pinaparusahan, baka hindi ka anak. Kaya normal yan. So ngayon, si Jesus mismo, sinong tinutukoy dito? The Lord eh. Itong stone of stumbling, sinabi po yan sa Bible. No? So, basahin na. Kasi mabasa natin iba dyan mamaya. Dito, doon muna tayo. So, sabi dyan na, he shall be, so talagang tinalaga, si Jesus maging rock of offense sa katitusuran. So, kasi ganito po sa lalo sa panahon natin ngayon. Pag yung preaching mo, okay, yung preaching natin dito, ganyan, hindi yung pangkaraniwan sa panahon natin ngayon. Mag-survey kayo ng mga CCF, ganyan. Pakinggan mo yung preaching doon. Hindi katulad nito na talagang mapapaano yung tenga mo minsan. Ano sinabi ng preacher yon doon? Ganon. So, lagi sila nakapokus sa positive. Eh, maganda naman yung positive, kaso kailangan yung negative din. Lalo ganitong bagay, ang ginagawa lang kay Jesus ngayon, yes, positive, positive, pero may mga tinatago, parang may mali ang Diyos, parang tinatago yung parte ng Panginoong Jesus na ba't mag-aaralan din to. Dito mismo sinabi sa kanya, siya ay nakaka-offend. Yung pag sinabi niya, maraming tao talagang, saan sinabi niya yun? Hindi naman nata. Tinatanggi pa yan, linaw-linaw na. So kailangan matanggap natin yun, na totoo yun ng Panginoong Jesus. Sinasabi na nga dyan, siya ay ginawa at siya ay mangyayari na siya ay makakatisod at makakasakit. Sa mga kalaban lang yan, ay sabi dito, House of Israel, pada yan. So, ganun din sa church. May mga pagkakataon ng preaching dito, ikaw yung sa pool. Kaya minsan sabi mo, ayaw mo na dyan. Ang tanong, tama ka ba doon na ma-feel mo yun? Na ayaw mo dyan kasi nasaktan ka. Normal sa atin dapat yung kagaya ng isang matinong household na minsan napag-asabihan yung asawa, yung anak. Normal yun kung righteous yung tatay. Amen? So sabi dyan, both to the house of Israel for a gene and a snare to the inhabitants of Jerusalem. But sinabi both? Ibig sabihin, pati sa Israel, pati sa labas. Obvious sa labas, talaga ang Diyos nakakatisod. Lalo pag di siya kilala. Pero pati sa loob, pati people of God. Pag napag-usapan, yung mga topic na talagang inayawan mo na o tinatanggi mo na, iniiwasan mo na matagal, sa mga baptists, ano ba yung mga iniiwasan about, ano, sa Bible yan, yung end times niya, iniiwasan niya, minsan-minsan lang yan. Sinasabi, bandang huli, iwasan, huwag natin mag-usapan yan. Eh, nasa sa Bible yun eh. Ba't hindi pag-usapan? Eh, may mga kaibigan. May kaibigan akong post, may kasi yung trim, post, pre.
Kaya huwag natin pag-usapan. Ba't di mo gusto malaman yung totoo? Ganun sa Calvinist din, ganun din. Ang dami mga Baptist yung Calvinist. Huwag natin pag-usapan yan. Eh, paano malaman yung totoo doon? Amen? Amen. Kasi ma-offend sila. So what kung ma-offend ka? Ayun nga si Jesus eh. Yung pag-usapan niya, yung title niya, isa sa mga title niya, Rock of Offense. Ang sinabing rock, ang tibay ng latatag nun. Talagang siya yung, bandang ulit mamaya, dudurugin pa yung mga Hudyo, na mga talagang sobrang tigas ang ulo. So tanggapin na natin yun, ang Panginoon, nakakatakot siya. Ang Panginoong Jesus, hindi siya niya sabi ng parang lagi naangiting Jesus, long hair at naganyan pa, naganyan pa. Yung mga meme ngayon, nakakasira eh. Nakabastos na totoo lang. So, kailangan makilala natin totoong Jesus. At siya, again, siya yung rock of offense, sinabi dito. And then, kung hindi pa siya nung nakuha, kahit move forward siya, sabi dyan, many among them shall stumble and fall and be broken and snared and be taken. Sino yung saan sila matitiso? Hindi kaya sasabi lang. Minsan sa kalaban, pero minsan, sa Panginoon mismo. Kasi sila na yung mali. So, ganun din yan. Ha? Kaya, fresh pa sa utak ko kasi kailan lang parang pinapahinggan ko. May interesting na video sabi dyan. Anong gagawin mo sa anak mo na para hindi maging rebelde? Yan. Hindi pinakinggan ko kasi gusto kong matuto bilang magulang. Ang sabi ba naman, huwag mo papagalitan kasi maging rebelde yan. Ay sabi sa Bible, paluin. Kaya, namagit ko rin kanina, kaya ang madaling sagot lang daw ganito. Yung iba magre-rebelda, yung iba tumino. At pag yung iba tumino sa ganung klase ng leadership, kasi yung iba nagrebelde pa rin, hindi nakasalanan yun yung prinsipyo, yung tatay, yung ganung klase ng pagdidisiplina. May problema na rin yung bata. Huwag mong gawing general rule yung huwag mong pagalitan. Sabi nga sa Bible, paluin mo pa nga eh. Okay? So, nasabi ko lang yung ganun din sa Christianity. Nasabihin ni ba, huwag niyong pag-usapan yung doktrina. Kailan lang, last time, yung nabanggit ko na rin ng konti ito, no? Banggitin ko na rin para on the record, no? Yung isa sa mga Pentecostal doon sa Lahala, mukhang mabait naman ang kaso nga, ganun daw, sabi ba naman, ganun din narinig ko sa akin kaibigan. Kaibigan ko yung mabait yun. Pentecostal. Basta ba't may kaibigan ang Pentecostal? Kaibigan ko in a sense na kasi dati kong acquaintance, hindi naman kami nagkasama sa ministry at sinasabi ko sa kanila mali nila. Pero kaibigan na essence na hindi kami magkaaway. Well, anyway, sabi ba naman ang kaibigan ko dati, yung doktrina, hindi namin pinag-uusapan yan eh. Ganon din ang sinabi nung pastora doon sa Alahala. Alam mo, yung mga style na para maano pa eh. Mag-agree ka kahit hindi agreeable. May mga style yan eh. Ginagamit kayo pero still tama pa rin. May sabi, alam mo, may mga doktrina. Nakakahati yan, nakaka-open. Kaya kami dito. Hindi na namin pinag-uusapan yan. Eh syempre, medyo matanda na. Hindi ko na binating. Kasi sinabi ko lang, kaso po sa Bible kasi yung doktrina importante. Pero syempre, wala na sabi. So, alam nyo, another quote ko, sabi nung isang mga friends ko sa mga friends kasi tayo sa Facebook na medyo aktivista ba. Pero totoo yung sabi nila, paano mo malalaman kung sino yung in control? Kailan lang may controversial na pinapasa na naman sa US na sa mga Hudyo, no? Pero ang principle, sabi dito, paano mo malalaman kung sino in control? Kailan lang, hindi kailan lang, medyo matagal na sa, kung nagagamalay sa Brunei, may hinuli doon. May sinabi lang siya against dun sa ruling party dun. Kumari, may mali talaga. Kumari, may mali talaga. Sinabi, binatikos. Kasi Marcos dito, binatikos ko. May balita kay Marcos na magnanakaw doon. Anak na magnanakaw yan. Papahuli ka na dun. Kasi sa kanila, ang bida sa kanila, ang yung mga party nga, yung mga ruling class. Ibig sabihin, wala kang pwede sabihin against sa kanila. So, salamat kahit sa atin, sa dito sa atin, kahit na paano, pwede mo sabihin yan eh. Eh kung talaga yun sa palagay mo, mali ka, di mali, pero pwede ko sabihin yun, protektado ko ng ating karapatan ng free speech na ganito sa US. Ngayon, kaya ang rule ganito, pansinin mo yung taong hindi mo kaya at hindi mo dapat i-criticize, pag ikaw ay nire-restrict na hindi mo dapat, huwag mo nga sabihin si Marcos ay maganakaw,
siya na ngayon yung ruling. Sa atin kasi, kahit na paano, demokrasya tayo dito to some degree, ha. Kaya inaalaw tayo magsalita ng gano'n. Ngayon, ba't ko nasabi yan? Yung mga bakla ngayon, anong ginagawa? Okay, ako ay, pag nagko-comment ako, parang naka-ready na yung, ano, yung mga, yung Facebook. Isang ano ko lang, sa alam na nila agad, huy! Yung comment mo, mag, ano yan sa ano, alam na nila yung mga keywords, eh. Yung fags. Alam nyo yung fags, kasi offensive talaga sa kanila. Kasi yun ang tawag talaga sa mga bakla. Kasi pag sinabing fag, fagot, yun yung bundle of things, sinusunog, wala nang kwenta. Yun yung ibig sabihin. Kaya offensive sa kanila yun. Pero yun sila. Diba? So ayaw nila ngayon, sinusubukan nila na protektahan yun na huwag sila i-criticize. Ibig sabihin, gusto nilang mag-rule. Yun ang sabihin nun. So dito rin, tayo napunta na yun. So, pero si Jesus, napansin nyo, hinahayaan lang sila ng Diyos na ganun. Pero still, of course, ang Panginoon ang Panginoon, eh. So later, ma-open ka o hindi, anong pakiram ng Diyos kung na-offend ka sa kanya? Tama siya. Nakukuha niyo ba yung aking drift? Masabi dyan, yes, ma-offend yung iba. Pero bandang uli, siya yung rock. Hindi mo siya pwedeng, bakit ba may bato dito? Eh, andyan na kayong bato. Ikaw yung mag-move. Gusto mo sagasaan mo yung bato. May bundok dito. Baklasin natin kung kaya mo. Sa panahon natin, may mga binabaklas na bundok dito. Pero ang Diyos, hindi mo yan mababangga. Amen? Yung lang gusto ko sabihin dito sa Isaiah 8, ang Panginoon ay makaka-offend, pero bandang huli, kung matalino ka, huwag mo siyang babanggain. Ikaw yung mag-adjust. Amen? Ganon din sa sinasabi ko sa mga bata, medyo nag-drift ako. Pero yun yun. So alam mo naman yung tatay mo, sa inyong nag-urol sa bahay nyo, mag-i-rebelte ka ba sa puso mo, talo ka dyan. Okay, move on tayo. Saan pa nakaka-offend si Jesus? Paulit-ulit to sa, lalo sa New Testament, kinote yan. 11:6. May basa po, tatlong verse, ready, go. Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind is healed at sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he, whosoever shall not be offended. Nakaka-offend ba si Jesus sa iba? Yes. Kasi sinabi niya, panagpala ka kung hindi ka ma-offend. Parang isang bata na naman ngayon na tinuruan mo, hindi niya alam yung tama at mali, pero pinalo, tinuruan, pinagpala yan pag sumunod. Amen. Hindi nag-rebelde yan. Si tatay naman, kaya alam ko, pinapahirapan to. Gusto niya akong pahirapan, eh. Pag ganun ka, hindi ka makaka-move on, hindi ka mag-progress, hindi ka unlan, hindi ka matututo. Pero pag tinanggap mo, yung authority na yan, ang Diyos na naglagay dyan, ang Diyos mismo at ang kung sino man legitimate authority na yan, hindi ka na-offend sa kanya, tinanggap mo, ay, kaya naman ako pinalo kasi para ako matuto. Kaya ako sinabihan kasi mali ako. Kaya ako, may ginawa ako na, ano pang pwedeng gawin sa'yo, bukod sa palo at saka pinagsabihan, pwede kang hindi binigyan ng something kasi hindi ka baka dapat-dapat. Dapat hindi ka ma-offend. Yun ang sinasabi dito. Kasi alam niya, again, yung topic natin ngayon, marami na-offend kay Jesus, pero pinagpala yung hindi ma-offend sa kanya. So, isipin niyo, parang dalawang set, yung isa na-offend, yung isa hindi. So, normal yun sa Jesus. Kasi siya ay Diyos, talaga may rule siya. Pag sinabi niya yun, iba-ibang klase ng kalagayan ng puso ng mga tao. Yung iba ay natuturuan pa, teachable. Yung iba hindi na. So, pag ikaw hindi ka na maturuan, tapos ka. No? Darating yung panahon, hindi ka na tuturuan, hindi sige, malaya na ako. Saan ka pupunta nun? Pag yung nakakaalam ko ano yung kailangan mo at ginagawa niya yun, tapos hindi mo nasusundin. Ano mangyayari sa'yo? Malaya ka. O pero saan? Malaya kang gawin yung mali. Mapapahama ka dyan.
So, kabaliktaran yung iba na yes, na-offend tayo minsan, di ba? Ay, church na naman, kabisado pa, purihin na naman siya, palagi na lang siya. Pwede ba ako naman? Purihin si Tricia. Minsan, minsan naman, gano'n naman, once a year. Lagi na lang si Jesus eh. Ay, gano'n talaga siya yung may deserve nun. Yun naman may deserve nun dito sa atin. Minsan-minsan, ano, naka-top 1 si, ano, kalakpakan, tapos na yun. Ang Panginoon ng ano na yun, nagbigay sa iyo ng talino, di ba? Bandang uli, ang Panginoon ang pupurihin natin. Okay? Kasi yung iba, again, title natin, Jesus, the Rock of Offense. So yes, nakakatisod siya, pero please, kung gusto mo ng blessing, huwag kang ma-offense sa kanya. Pwede mo palang piliin yun. Pag ikaw ay nasaktan, ano ba yung totoo? Ano ba katotohanan dito? Ako kasi mali eh. Ay, mali ako. Itama ako na lang. Later, yung nakikita ko naman yung iba, masaya silang, humusunod, attend-attend lang. Di ba sino dito nadalian dati yung attend-attend lang? Wala naman siguro, di ba? Ikaw ba? Nadalian ka? Bakit? So, sige, ngayon, ganyan lang kayo lagi ha. Commute. Madali ba yan? So, mahirap yan, di ba? Yung bangon pa lang eh. Paano kung sa iba, kaya ganyan yan. Kaya yung Linggo sa kanila, lalong di yung main, kasi 5 days a week, minsan iba 6 days a week, magtatrabaho. Yung Linggo na lang, nako, utang na loob, eh, di ba? Anong church-church dyan? Pahinga ko yan, ganun yung mga ano eh. So, hindi madali yan. So, minsan nakaka-offend ng Panginoon. Kahit tama siya, pero hindi dapat. Okay, so piliin mo. Pag nagkataon at nagkakataon talaga, yung decision ng Panginoon, judgment ng Panginoon, yung utos ng Panginoon, yung requirement niya, makaka-offend sa'yo, salita niya, makaka-offend, medyo matindi, mabigat. Gusto mo ng blessing, tanggapin mo na lang. Huwag kang ma-offend sa kanya. At nakakalungkot kahit mga matagal lang Kristiyano, ganun. Pag-usapan natin. Ano magandang pag-usapan natin? Yan, Calvinist ko natin. Yan, mga Hudyo na lang. Ito yung sila yung bina dito. Kasi may mga Kristiyano ngayon, believe na believe sa mga Hudyo. Ano yung gagalaw yung Hudyo? Ilalagay pa yun sa profile nila, I stand with Israel. Naintindihan mo ba yon? Alam mo ba yung star na yan? Ano yung sabihin yan? Hindi mo, sasabihan mo ngayon, eh, pastor yun. Anong gagawin nun? Ma-offend sila ngayon. Ang sabi dito, ano sinabi niya sa mga, ano, sa Revelation 3 lang, tsaka 2. Yung mga Hudyo na yan, eh, synagogue of Satan. Naku, patay. Nakaka-offend naman yung pastor. Eh, ba't mga sabi synagogue? Eh, yun ang sinabi ni Jesus eh. So, ako ba nagsabi nun? Pag na-offend kayo doon sa sinabi ko, sa akin ka ma-offend? In effect, parang na-offend ka rin kayo dyan. Anong ibig sabihin yan? At marami pang mga ganyang bagay na sinabi ng Panginoon, talaga naman, iniiwasan. So, na-open ka sa totoo, na-open ka kay Jesus, wag! Kasi ang kabaliktaran na, pag hindi ka na-open daw, pinagpala ka. Lahat ng panihiwatig ng Panginoon, salita ng Panginoong Jesus, tanggapin mo as it is, mahirap man, masakit man, mabigat man yung implication na sa buhay mo, sa kaibigan mo, huwag kang ma-offend kay Jesus. Amen? Kasi yun na nga. Alam na natin, nakaka-offend siya, tanggapin natin yun. Doon tayo sa tamang side ng offense na yun. At again, huwag nyo rin gugustuhin na maka-offend lang sa iba. So ako, minsan pag talagang nakita ko na, eh, Pastor, alam ko na eh, pinaramdam niya na ayaw niya ng ganun topic. Eh di huwag. Minsan-minsan, yung papasok mo, pero hindi naman yung makapang-asar ka lang. Kasi alam nilang mali sila doon at alam mo rin mali sila doon. Tapos lagi, ibo-brought up mo para saan? Kung ayaw na nila, hindi sila pinagpala. Sayang! Kung sa palagay mo sa Panginoon ay nakaka-offend lang, dapat iwasan siya, dapat kahiya. Ay, nakaka-offend yan, huwag yan. Pag-usapan natin yung ibang mukha ni Jesus. Pero actually, kahapon lang eh. Ang topic doon, ganun din. Topic namin sa alaala yung ano. Ano ba yun? Ganun din. Nakaka-offend si Jesus sa mga Hudyo. Okay, move on tayo. 1357. Ganun na naman to. Karamihan actually ito sa mga Hudyo eh.
Ano nangyari dito? Nag-preach si Jesus. Nagturo siya sa sarili niyang country. Sa Nazareth po yung banda. Uy, tatanggapin siya kasi katagalan siya, di ba? Madalas tayo ganyan, di ba? Kahit mga politiko, Bicolano yan. Ako, black vote yan. Di ba? Uy, taga ano to? Kapraternity natin to. Boto agad. Na iba, nakikisa kayo din, mga Kristiyano. Mga, oh, pastor to, boto agad natin. Ganun niya. Pero ito yung reality. Si Jesus nag-preach sa sarili niyang bansa or country or lugar. Ano nangyari? Yung iba natuwa. Yung iba nagulat. Yung iba natisod. Kasi kilala na si Jesus. Eh, anak ng carpintero yan eh. May mga ganyan kahit sa churches. Titingnan ka niyan. Kaya yung mga malalaking churches, lahat yung mga peking churches, naka, lahat po yung PhD, DD, Doctor of Divinity, ganyan yun. Tinataas lagi nila yung degree, yung school. Si Jesus walang degree. Sino ba yan? Alam niyo kung ang Panginoong Jesus, gusto niya lang hindi tayo ma-offend? Ginawa niya na lang yun, di ba? Bakit di siya pinanganak na Pharisee? Para mas madali siyang lunukin, di ba? Nung panahon nila, Pharisee, doctor din si Jesus. Sinadya niya po yun. Carpintero, isa sa mga pinaka-common. Hindi nakakahiya yun, ha? Ano yun? Marangal na trabaho. Pero, hindi yun something na nakaka-huy, doktor. Ganyan kasi style ng mga tao ngayon. Gagamitan ng title, gagamitan ka ng pang-wow niya, yung hindi naman spiritual, yaman, pogi, ano naman yan, kapatid ni ganyan, ganyan. Eh, Jesus, wala siya pa kailan. Okay? Kapintero ko pinanganak. Ngayon, ba't na-open yung tao sa kanya? Yan. At hinayaan niya yun. And they were offended in him. Kasi ang tingin nila, yabang mo naman, di ka naman doktor. Diba, kahit sa mga pastor, ganyan pumisa niya, yabang mo naman. Alam mo talaga yun, pinag-aralan mo talaga yun. Kaya nga, ina, pinag-uusapan natin eh. Sabihin mo yung mali, kung may mali. May mga experience yun, parang hindi ako makapaniwala. Ano ba to? Ito ba yung pasto ng ilang taon? Hindi alam kung paano i-approach yung problema, yung question, yung issue. Pag-usapan natin. Hindi. Kailangan mag-aral muna sa ganyan. Nang ilang taon ha, at magturo ka muna doon. Really? Sana ginawa na ni Jesus yun. Diba? Nung bata pa siya, diba, nakipagtanongan na siya ng mga doktor. Ba't nagpatuloy siya magkapintero? Yun ang tanong. Diba? Kaya niya na yun eh. Kaya na makipagtanongan sa mga doktor nung ilang taon siya noon, 12 years old. Nagaya lang ni, ilang taon na? 16 ka na pala. Sino dito mga 12 years old? Ikaw ba? Ilang taon na? Si Johan. 10. Si Johan, si Peter. Ikaw? Ayan o, ganyan lang. Imagine mo yan. Sa panahon natin, pag may nakitaan ng ganun talino, ay pumasok ka sa ganyan. Para ikaw ay, alam mo na, mabilong, enhance. Tuto. Si Jesus, ano, di, carpintero ko eh. May sinasabi sa atin doon. Na hindi, kung gagalahin ka ng tao, hindi dahil sa kung anong profession mo. Pakita mo yung substance talaga, substance ng natutunan mo at talino at yung sinasabi mo, hindi yung, ay, anong kinalaman ng carpintero sa philosophy? Malaki. Diba? Eh, ba't yung mga speaker nga, bakit ang nadalas gumukuha sila ng illustration sa yeah, mga carpintero, sa nagpa-putter, sa basketball, ba't ganun? Kasi pag ikaw religious leader ka, preacher ka, dapat hanggat mare, nasakop mo lahat ng karunungan. Eh sila, hindi. Parang ang tingin nila kasi may class. May mga klase ng mga tatanggapin namin at wala ka doon, kaya na-offend sila. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and his own. Baliktad. So na-offend ba si Jesus? Kanina, sino na-offend?
Sa Isaiah, sino na open? Sa Matthew, ano kanina? Basically, yung mga taong hindi naka-align sa kalooban ng Diyos. Dito naman, yung mga nakatingin sa posisyon. Okay? So, move on tayo sa Mark naman. Yun na rin pala ito, no? Parallel. Is not this the carpenter? Talaga yung carpentero. Anak ni Maria. Kapatid ni Jaime, ni Santiago, ni Jose, at ni Judas sa Tagalog. Judas. At sa Simon. Yung mga kapatid niya lang yan eh. Itong mga kapatid niya, ganun din. Maraming carpentero din. O, yung kapatid ni Aling, ano yan ah. O, dinadown siya. Nakaka-open ka naman. Nakaka-open kasi mahirap ka lang at hama ka lang. So kaya tayo, pansinin niya po yan. May mga time na ma-open yung tao sa'yo, minsan naiintindihan mo rin kasi nga nasanay sila na ang pakikinggan lang nila. Katulad yung kunwari, huwag na alam yung pastor, ano ka ba? Yung mga pare, nag-aaral lang philosophy yan eh. Ikaw, ano ka ba? Programmer po. Ano kinalaman nun? Malaki. Hindi, pero iba, separate discipline naman yun. Nag-aaral naman ng Bible. Eh. Kayo ba? Nag-aaral ba yung Bible? Diba po, yung mga pare, sa palagi, nag-aaral ng Bible yan. Nasabi ko sa inyo, di ba? Kilala kami, pinsan ng kaibigan ko. Tinanong ko siya directly, anong pinag-aaralan nyo? Isa-isa nga. May tanong sa Bible, di alam. Pero kami, philosophy, yung buhay ni ganyang santo, santo ganyan. Yun ang alam nila, kabisado nila. Ang bihira, ano? So kung na-offend man sila sa Panginoon, kasalanan nila yun, problema nila yun, mali sila, wala sila sa hulog. At dito rin, gano'n, na-offend sila, sila yung may problema, na-offend pa sila sa perfectong si Jesus. So anyway, move on tayo sa Romans. Kasi parallel na yan eh. Romans 9, na, mga audio na to. Lahat naman eh. So ito, but Israel, pakibasa, ready, go. But Israel which followed after the law of righteousness hath not attained to the law of righteousness. Wherefore, justification cometh not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. Okay, so parallel po yan, pakibasa pa. Ready, go. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense. And whosoever believeth on him shall not hear. Ayun, so again ha, kanina nabanggit yan na stumbling stone, diba, sa Isaiah 8. And then, sabihin pala na stumbling stone, rock of offense. Kasi nga, stone, rock, medyo pareho, diba? Stumbling, nakakatisod, siya may nakaka-offend dun. Sino bang gusto nakaharang-harang yun pag may nakaharang nga dyan? Uy, tumupi nga dyan. Kasi natin din na hindi tayo napipigilan sa kung anong ginagawa natin at the moment. Normal sa atin yan. Kaya ngayon, nung panahon ng mga Hudyo nga, sa Gospel book, saka sa Romans, established na po yung mga Pharisee. May sarili silang gig. Sa panahon natin ngayon, sino yung mga established ano yun? Catholic. Ito mo naman yung kalalaking ano niya. Nagmamalaki na naman UST daw. Kaya siya may bago silang ganyan. At ano ba yung balita ko na naman? Yun. So, ang hirap po nung establish ka ng banda yan. Pag nag-soul winning tayo, di, alam mo, righteous ka na eh. Galing ako church. Biglang may lalapit sa'yo, ligtas ka ba? Gusto mo maligtas? Magugulo yung ano mo eh. Madi-disorient ka. Pero hindi ibig sabihin, mali yung nag-soul win sa'yo. Ikaw yung mali. All of this time, ano ka pala, parang tulog na ewan. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Nag-religion ka, sablay pala. So, ganoon si Jesus. Nung pagdating niya doon, mga Pharisee, ang tataas na ng posisyon, ang taas na tingin ng sarili nila, at ibang tao, maraming tao, mataas na yung tingin sa sarili nila, dumating si Jesus, tinuligsa sila. Parang ganyan pala sa mga Baptist din pala, ganyan din pala. No? Eh, matagal lang pasto ba, di ba? 27 years old, okay? Sabi ni Spurgeon pa, ito sabi ni Spurgeon, Calvinism is the gospel daw.
Ibig sabihin, kung hindi ka Calvinist, hindi mo alam yung gospel. Eh, kabaliktaran yun eh. Mali nga yun eh. Eh, kaso wala nga eh. The prince of preacher. Ano yung mga ano eh. Ganun din si Abate. Kaya pag inanong mo yan, tinulig sa amin yung mga sikat. Nagugulo yung utak ng mga ano eh. Kasi Billy Graham. Naku, huwag mong gagalawin yan. Ginagalak yan kahit mga Katoliko. Hindi ko pa nagtaka. Ginagalak ng Katoliko. Kung si Jesus nag-preach dito, naku, yung mga Katoliko yan, ayaw yan. Amen? Amen. Kaya nga, nakasulat na, mayroong isang Panginoon, sila yung katitisuran. Pero pinagpala, parang kanina, pinagpala naman yung mga naniwala at hindi sila mahihiya at hindi sila mapahiya. Tandaan niyo, pag mayroong nabasa kayo sinabi at ginawa ni Jesus at gusto ng ni Jesus, tapos medyo hindi ka komportable, bakit ka hindi komportable? Yung tanong mo. Hindi yung siya yung papasunodin mo sa'yo. Bakit hindi ka, isipin mo, bakit hindi ka komportable? For example, may nagsabi na, yeah, Calvinist, mali. Eh kasi na-identify ko na yung sarili ko dyan ng 10 years. Eh kaso, kung mali nga, anong gagawin natin? Matagal ka ng pre-trib, eh mali nga, oh, anong gagawin mo? Well, hindi naman si Jesus yun eh. Nire-relate ko nga lang kay Jesus kasi ganun nangyari sa kanya eh. Yung mga established religion ng panahon niya, nung pagdating niya, natisod sa halip na sila dapat yung nakakalam ng scripture, di ba? O dapat makamangha sila parang si Paul. Eh si Paul kasi naligtas siya una. Kaya lagi siya sabi niya, dapat maligtas muna individual, di ba? Saka, mututuruan sa Bible, hindi baligtad. Magkakalito kayo pare-pareho dyan. Kaya si Paul, hindi naging problema sa kanya yun. Yung mga naintindihan niya about the Old Testament, nakita niya kay Jesus yun. Yung iba na hindi paligtas, hindi sila makasabay, natitisod sila kay Jesus. Okay? So, malinaw ba? Isa lang yung tema natin ngayon, si Jesus nakakatisod, huwag ka matisod sa kanya. Alamin mo, sarili mo, kung bakit ka naitisod, bakit nga ba, at hindi lang ikaw, pati maraming tao. Pamumumbo ba yung bato? Natisod ka sa bato? Alisin mo yung batong to. Eh kung si Jesus yun. Niwala, ikaw yung mag-adjust. Huwag mo siyang banggain. Tanggapin mo na lang. Tatlo na lang po. 1 Corinthians 1. But we preach Christ crucified, and the Jews a stumbling block, and not of the Greeks foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom. Ayun, ang ganda, diba? So ito po ay Corinthians. Napaganda nito kasi nga inaano niya si Jesus. Inalagay niya kung saan sila dapat talaga. Lalo, so sa panahon kasi nila, ang talagang tisuran dyan yung mga Hudyo at Gentiles. So, tinuturo ni Paul na wala nang pakialam ng Diyos kung Hudyo ka hindi. Kaya ngayon, para maintindihan sa panahon nila, kahit sa panahon natin ngayon, pero balitaan nyo naman yan ngayon, di ba? Anong nangyari sa Israel ngayon? So, bukod sa gera doon, nagkakagulo ngayon yung mga protesta. Siyempre, kumakampi sa Israel, sa Palestinian. Eh, pareho namang ungodly yan, mga yan eh. Kaya kung di ko kinakampihan yung isa dyan. Okay? Ang ayaw ko lang, dinadrag yung pangalan ng Panginoon sa hindi naman dapat. Gagamitin lang ng mga Hudyo yung sarili nila. Ah, yung Panginoon, para kampihan sila ng ibang tao, lalo mga Kristiyano, na hindi naman dapat. Hindi natin kakampihan yung Palestine. Talagang kita natin, mga reckless din eh. Mga terorista rin naman talaga eh. Hindi natin kakampihan yun. Pero, tapos na kasi. Nagkapatayan na, ilan na matay. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga sabi ng iba, tarang sinadya raw ng Israel yun. Kasi nga, alam nyo ba yung Israel, pinaka ano yan, kilala yan, pinaka matindi rin yung kanilang intelligence.
gathering. Ibig sabihin, alam na nila. Pag may plano pa lang yung kalaban, alam na nila yung kung kailan, paano, anong bala niyan. Alam na nila dapat. Talawin nila yung US dyan. Ano yan? Ano, kakilala sila dyan? Eh, paano sila napasok? Tapos ang ginamit lang ng mga kalaban eh. Ano lang ginamit ng kalaban? Komplikadong armas ba? Nasundan niyo ba yung world affairs? Hindi. Parang nang himasok lang. Ba't walang bantay? Tapos nag-parachute lang, malaman lang tumira doon. Nakapasok po, ganyan. Kaya sabi ng mga magaling sa ano, ina-analyze sila, parang sinadya to eh. Hinayaan lang nila makapasok ngayon, bandang ulit, kami ang gagante, ubusin namin sila. Parang gano'n. Kaya again, relevant sa panahon natin, kasi nga sa Bible, gano'n din, makikita yung attitude ng mga Hudyo, ginagamit nila ang Diyos, pero hindi sila sa Diyos. Diba? Ito sinabi dito eh. Okay, so ang Diyos may wisdom, ang mundo may wisdom, pero hindi sa Diyos. Kaya ang paraan na pinili ng Diyos, preaching. Amen. Kasi nga naman ganito. Kung ang paraan ng Diyos ay yung bansa-bansa, okay, pag member ka dito, ikaw yung pagpapalain. Eh paano yung mga hindi naturuan? Paano yung mga sumetik swerte, di ba, na pinanganak sa gantong bansa? Napaka-unfair din na, di ba? Pero pag-preaching, ganito. Pag-preaching, hindi ka pinipilit. Naikinig mo lang totoo, i-evaluate mo yun according kung ano rin yung pagpapasya mo. So, doon ka mag-decide. Yun ang sinasabi dito. Dapat, yun ang patas. Ano, may kalayaan tayo mag-preach, mag-soul winning. Hindi natin pinipilit yung mayaman, yung mahirap kahit ano pa dyan. Pag ayaw dito, tumagal lang na ilang buwan dito, hahabulin ba natin yun? Lalong hindi! Kasi pareho nilang nasaksiyan eh, kaligtasan, paano ginawa yan, and then pati preaching. Tapos umayaw pa dito, eh lalong hindi ko hahabulin yan. Kumbaga, ang dami ng pabor na ginawa sa kanila. Itong mga Hudyo, ganun din. Sa kanila nagsimula po yan, yung Bible. Okay? Sa mga lingkod ng Diyos. Pero as a whole, nakinabang sila dyan. Pero ngayon, ang gusto nila, sign pa. Ibig sabihin, nagde-demand pa sila. Sige, pakita mo sa akin, ikaw talaga yung ano. Kaya sabi dito, but we preach Christ crucified. So, hindi talaga hindi namimili ito kasi yung Panginoon, hindi yung parang kanina, di ba? Hindi siya nakadepende sa mga titles. Ito nga, pinako eh. So, sino ma-attract doon? Sige nga, na matinong tao at talagang, uy, gusto ko dyan, yung tagapagligtas nyo, pinako, pinatayo, gusto ko dyan. Usually, hindi. Kaya pag nag-soul winning tayo, never yung ano, ha, ibibida yung, eh, mga gano'n, sumama ka sa mga Baptist kasi ganyan. Saka na yun, bahala ko sila ma-realize yun. Preach lang si Jesus, pinatay, pero nabuhay magmuli. Nasa kanila yung mawiniwala sila, eh, naman ang totoo. So kaya sabi dito, especially daw, sa mga Greek daw, parang kalokohan na tayo na. Pero lalo sa mga Hudyo, ito ay stumbling blocks. Talagang natitisod exactly sa tanungin nyo yung mga Hudyo ngayon, bakit kayo dininiwala kay Jesus? Tanungin nyo. Sabi sa wila, eh, kasi hindi naman siya yung parang David eh. Gusto namin yung tagapagligtas, ganito. Eh, ba't kayo magsabi? Ba't hindi ang Diyos? Eh kung paraan niya nga, yun ang matay siya para sa atin, later siya ililigtas, ba't kayo namimili? Parang mga anak din yun. Eh, tatay, gusto ko, ganitong ano eh. Hindi nga yan ang tama sa'yo, ito yung gusto ko eh. Parang Hudyo, tawagin kang Hudyo, pag makitigas ang ulo mo. Kaya yung mga Hudyo talagang tisod na tisod. Sa kanila, binigay yung Bible, di nila sinunod. Nung si Jesus yung pinakita, siya pala yung Messiah, ayaw nila. Lalo siyang magiging katisuran. Nakita niyo yun, hindi matatapos yung katisuran sa kanila nun. Lagi na lang, mag-Jesus, ah, ayoko niyan. Pati sa mga anak nila, ituturo nila yan, huwag kang magtiwala dyan, kasi ang pinangako misaya sa atin ay parang David at ililigtas tayo. Eh, hindi rin. Minsan ganun, pero minsan hindi. Eh, paano yung sinabi sa Isaiah 53 nga, the suffering servant. Ang linaw nun, si Jesus yun, yung misaya yun. Kasi ba't nag-suffer siya dun? O bakit ganun? So, ganun na naman, parang mga pastor, may tinatagong side ng Bible. Pero kung di mo itatago yun, kahit mga Hudyo kayo, maliligtas eh. Isaiah 53 lang, yun lang pang tapat dyan sa mga
Hudyo na yan. Okay, so pansinin nyo dito, oh, parang kanina, ano daw yung mga hindi ma-offend? Pinagpala, blessed. Ito na, ganun din. Sa kanila, tagap-tisod si Jesus sa atin, the power of God. Amen. Nakita nyo yung baligtad, kahit ang topic natin ngayon, si Jesus, lack of offense, medyo negative yun. Pero sa kanila lang yun, kaya ngayon, tanongin nyo yung sarili nyo. Tanongin yung sarili nyo, natitisod ba kayo kay Jesus pag tinataas siya? Dapat hindi. Amen. Hindi, nakakatisod talaga eh. Nakatulad na yun. Nakikita ko pa lang yung church, malayo pa lang ako, naaalala ko, alam ko nung maririnig ko dyan eh. Natitisod ka ba sa katotohanan? Dapat hindi. Dapat siya yung kapangyarihan. Alam ko yan. Kaya pinupuri si Jesus dyan, kahit matindi yung preaching dyan, kasi nga yan exactly yung power and wisdom. Pag tayo nasigawan doon, eh minsan lang naman yan, ganoon naman lahat ng preacher, prophet, masanay ka na. At maniwala kayo, kahit pumunta kayo dito, musita kayo minsan dito. Tingnan nyo kung ganito ako araw-araw. Hindi. Ang ganyan lang ako. Kaya lang sumisigaw dito kasi kailangan. Amen? Amen. Yun yung power of God and then the wisdom of God. Si Jesus yun. Kahit naka-offend ka sa iba, yung iba gusto ng wisdom. Hindi ako ma-offend dyan. Yung iba, kahit sundalo man yan, o, yung mga disiplin nga, mga engineer, mga doktor, ako, gustong-gusto nila yung pinapahirapan sila. Anong nga ganyan? Kapag siya doon yan? Kasi lalo sila tumatalino. Alam nila lalo sila tumatalino. Matalino. Hindi sila na-offend. Alam na nila yun bago sila pumasok doon. Diba? Ilan taon mag-doktor? 10 years. Kung ayaw mo, wag. Pag nag-go ka dyan, alam mo na what to expect. Amen? So yun, salamat ang Panginoon ay the power of God and wisdom of God para sa mga hindi na-offend. Last, 1 Peter, ito po yung actually pinaka-ano nito eh. 2:8. Ibasa, andali. Yan. Ito na, sa mga Hudyo ulit po ito, pero still, tuloy natin dito, no? Okay, simula 6, ready, go. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be put down. O muna, pero ano na pansin nyo doon? Parang summary ng mga pinagbabasa natin sa Isaiah, sa Matthew, tsaka sa Mark, di ba? Sinabi na, merong isang bato. At ito ay ilalagay sa Zion, pinili, napakahalaga. Hindi lahat maniniwala, di ba? Pero yung naniwala, hindi mapapahiya. So dapat mapahiya tayo, hindi tayo mahiya. Hindi tayo ma-offend. Ako muna, unto you, therefore, which believe it, it is precious. He is precious. But unto them which is disobedient, the stone which the builder disallowed, the same is made head of the corner. Imagine nyo, parang yung bagay, mga ano to, mga scripted eh. Nakikita nyo ba yung mga palabas, kunwari yung boss, kunwari nagbibihis, ano, nagbibihis janitor. Ano yan? Social experiment. Tsaka yun dati may mga, ano silang ganyan eh. Hindi sa commercial, meron silang ano, kalimutan ko yung title nila. Basta nagbibihis yung boss nila kasi hindi, isabi, parang makita na nagagalangan sila doon sa opisina, di ba? Parang ganun si Jesus eh. Ano nga, janitor siya. So na-observe niya lahat ng mga tao sa opisina. Okay, naglilinis ako dito, tapos nagdudumi ka pa dyan. Eh syempre, pag yung janitor yung parating, yung, kasi pag yung boss ang darating, lahat, sisipag yun, busy-busy yan yan. Ano mga anak mo rin, di ba? Magbababa ako dito, alam ko dapat nag-aaral itong mga to eh. Pag narinig na nila na, bigla nag-aaral. Eh paano pag janitor, kaya ang lakad ko para ako si Shanna. Walang mag-aano, di ba? Walang magpe-prepare. Ganun din dito. Kala nila sa Jesus, ordinaryong tao lang. Kaya ngayon, nung naitaas na siya, ay hindi makapaniwala. Siya na pala yung Panginoon, inayawan pa.
Yung inayawa nila, ayun pa yung tinalaga. Ang saklap nun, di ba? Kaya dapat maging matalino tayo, hindi tayo yung ine-reject natin yung mabuti. Okay? Kahit saan po, nangyayari yan. Minsan sa opisyon, kahit saan. Kaya sabi dito, unto you, saan na ba tayo? Yeah, so, a stone of stumbling, okay? A rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient. So, yung mga pinagpala, tinanggap, nakita nila kung paano tinasa ang Panginoon, natuwa sila. Ngayon, yung mga Udyo, tsaka matitigas ang ulo, stone of stumbling, rock of offense, nag-stumble daw sa salita. So, hindi lang basta sa ginawa ni Jesus, pero especially sa salita. Nabanggit ko kanina yung mga Pentecostal, di ba, ayaw sa doktrina. Ba tayo umuyan yun? Ano nag-uumpisa eh? Anong tinuturo mo? Di ba doktrina yon? O ba tayo mag-usapan? Kahit mga Baptist. Ba tayo mag-usapan? Sige nga. Natitisod ka na? Bakit? Kaya tandaan nyo po yan. Dapat magaling yung pag-assess nyo. Pag may narinig kayo, huwag kayo sa kayong mga sarili. Actually, ganun yan eh. Yung mga rebelde, yung mga disobedient, mga makasarili yan eh. Ba't ayaw sumunod? Maglinis ka. Naglalaro ako eh. Diba? Mag-aral ka eh, nag-relax ako, natutulog ako eh. Kaya ayaw sumunod. And linaw naman ang sinabi. Yan. Kaya yung iba, pinagpala, yung iba, mag-stumble na tisod, lalong nagalit. Yung iba, pag pinutinuruan, yung iba po, lalo sa tabao, ganun yun, again, boss, ano gagawin ko, boss, ano gagawin ko? Sa amin, ganun yung isang ano namin, kasi, binibilang kung ano yung nagagawa mo eh. Eh, pag wala kang mapakita, wala ka. Eh, ano mo gagawin ko, ano mo gagawin ko? Eh, iba, ito ang gawin mo, ayoko. Trabaho na naman. Yan. So, tandaan nyo yan. So, alamin nyo rin ha. Again, di lahat ang bibigyan ng tabaho sa inyo, okay din. Kaya piliin nyo. Ngayon, pag ang Panginoon nagsabi niyan, gawin mo yun. Amen? Soul winning tayo. Eh, may trabaho na ako eh. Sino ba boss mo? Yung boss ko. Eh, boss mo rin ang Diyos dapat eh. Paano yan? Reconcile mo. Kasi may boss ka sa work, Monday to Friday, sige, sundin mo yun. Eh, Sunday, Sabado na. Free time mo na. Wala ka nang inaaral na iba. Waralin mo to, ayaw mo pa rin. Nakakatisod. Iba, baliktad. Uy, okay yan ah. Kaya yung mga bago sa church, nakakatawa eh. Kasi magbago sa kanila yan, yung gusto ko yan. Yung iba na hindi nakasunod na, tinatamad na, yun ang hirap madalas, i-handle daw, sabi ni Pastor gano'n. Yung mga bago, madali yan eh. Uhaw pa yan eh. Ang mahirap i-handle yung mga matagal na, di ba? Hindi lahat ha. Yung mga hindi nag-progress, okay? Kaya sabi dito sa 9 and 10, ito yung ating proof text, no, na tayo na yung people of God, hindi na yung mga Hudyo sa Middle East. But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had obtained mercy, but which have not obtained mercy dati, but now have obtained mercy. So sino na ngayon yun? Yung mga Kristiyano. At ang kawawa talaga dito mga Hudyo, kasi nga natisod sila kay Jesus eh. Nung tayo pinitsa natin si Jesus, tinanggap natin sila. Yan ba yung Messiah? Ayoko niyan. Natisod sila kay Jesus. So tapusin na natin. At ang ano lang yan, 1 John 1:12 lang yan. 11. 11 muna. Tapusin natin dito. He came unto His own, but His own received Him not. But Ephesians 2. John. He came unto His own, but His own. So, inuna naman niya yung mga Hudyo, di ba? Okay, dito na ako. Pinangako ako sa inyo. Dito na ako. Di ba? Binasa niyo ako, di ba? Kilala niyo ako. Yung iba, hindi nagbabasa. Yung iba, iba na yung binabasa. Hindi siya tinanggap. Karamihan. Pero nung mga nagsatanggap sa kanya, ayun ang naligtas. So nakakatisod ba si Jesus?
nakaka, di ba, nakakatisod. Sana hindi tayo matisod. Amen. Nakakatisod sa isa iba. Tanggapin natin yun. Huwag tayo magtaka. Amen? Amen. Bakit yung ibang churches, eh, Jesus, Kristiyano din naman sila, hindi binabasa yung Bible. Bakit kaya? Tamad sila magbasa. Eh, mga professional pa nga yun ba eh. Hindi, natisod. Inayawan. Pag mabigat na yung sinasabi, ayaw na. Kunwari lang Bible, hindi binabasa, hindi inintindi. Kung binabasa man, hindi inintindi. Pinapalitan sa utak nila. Ay, yan ang ibig sabihin yan, hindi ganyan. Okay, yan. Ay, people of God pala ngayon, ay, Kristiyano na. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Sabay yan. Yung Israel, people of God pa rin. Kristiyano, people of God. Spiritual lang daw. Pero may importante, spiritual o carnal? Hindi, wala na rin yun. Tsaka now, the people of God na nga yung Kristiyano eh. Ano ba silbi nung people of God na mga Hudyo? Wala na yun kasi hindi sila tumanggap sa Panginoon. Basta, bakit ganyan naman? Tapos na tayo ha. Puro mga Hudyo na yan eh. Ito mga bago. Baka, puro Hudyo na yun. Hudyo, Hudyo, Hudyo. Sila nga yung ginamit. Kahit saan pa, kahit kayo mag-programmer, ang unang lesson lagi, hello world. Lagi na lang ganun. Hindi naman gusto natin pag-usapan yun kasi pero yung pinaka-basic eh. Lagi, hello world, paano ka mag-input, output, and then paano lalabas. Ang daming programming language, laging yun. Ganun din naman sa ano, ano pang lesson nyo? Mag-aaralan nyo kunwari ay yan, sa science kunwari. Ano bang subject nyo, Stephen? Sa science. Ha? Anong meron na? Saan na kayo? Hindi, medyo college na kasi ito eh. Sino yung... Sandra, saan na kayo? Anong grade mo na? 9. 7, 8, 9. Third year. Ano na pinag-aaralan yung science? Chemistry. Chemistry, no? Chemistry? Ha? Physics na kayo ngayon? Grade 9. Stephen, parang ganun din eh. Sige, physics. Physics tayo. Anong isa mga lesson una dyan? Ha? Pero bago nyo pag-usapan nyo, sino pag-uusapan nyo? Yung mga nag-isip, di ba? Nakakasawa na yun eh. Ito na naman si Newton na naman, si Boyle, lalo si Boyle, si pag-computer, si Babbage, si Descartes, yan. Paulit-ulit, anong pakialam sa mga German na to, sa mga ano na to? Sila nga yung nauna doon eh. So, ganun din yung mga Hudyo. Huwag nyo ireklamo na Hudyo na naman, Hudyo na naman. Hindi kalaban lahat yan, ginamit din yan. Okay, kaya huwag kayo mga ano. Ngayon, i-relate nyo ngayon yung sarili nyo sa mga Hudyo. So, ginamit sila ng Diyos dati, sila yung people of God dati. Ang tanong, ikaw na andong kasang ka ngayon? Sa mga Hudyo na nagtigas ang ulo o sa mga Hudyo na sumunod sa Panginoon? Yan ang relation sa atin yan. Kaya ngayon, si Jesus, yes, he is a rock of offense, pero sa akin, dati natisod ako sa kanya, pero ngayon, hindi na. Yan. Pag natuto ka na, hindi na ikaw yung lagi natitisod. Amen? Sa doctrine naman yan. Sa akin madalas matisod, mga bata. Mga bago. Ang tagal naman preaching dyan. Ang bihira. Sa Catholic, ano lang ito? 30 minutes eh. Hindi ko pa naintindihan. Pero ang tagal doon, yung mga position-position, wala namang kinalaman sa Bible. Kasi ganun tayo ngayon. Hindi tayo nagkukunwari dito. Hindi ako nagpapalaman lang dito na may masabi lang ako. Amen? Amen. Wala naman sana magsasabi ng ganyan. Pero may mga preacher, ganun. Paulit-ulit siya, namin siya nag-asawa eh. Mapansin mo yun, pag nag-asawa yung ano, preacher, sinasabi niya. Yung parang ayaw niya na ituloy. Nakukomihan ha. Kaya iba, nakita niyo iba mag-preach, maniwala ko, binabasa kung ano yung outline lang, hindi mo babasahin. Babasahin mo yung Bible. Diba? Babasahin yung outline, as in outline na isang paragraph, dalawang paragraph. Saan mo kinuha yun? Sinulat mo talaga yun? O kinapipaste mo kung saan? O sana, lalo mga bata, mga bago, kahit mga luma, napansinin nyo.
Huwag kayo ba utang na loob, huwag kayo ma matisod sa pasto niya pag nagpipis na matagal eh. Kasi ganun talaga eh. The more, ito, may series pa tayo about Jesus. Eh, di ba kilala na natin si Jesus? Hindi nga eh, sana kaya eh. Sana kilala ng tao si Jesus. Hindi na sa pangalan. Yung intention ni Jesus, paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano siya hindi magsalita, paano siya mag-act, paano yung, ano yung pinipigilan niya, ano yung gusto ng Panginoon, sana ganun. At hindi mo yung makukuha sa isa, dalawang preaching lang, na nagkwento lang, na alam nyo si Jesus, gusto niya sa mga bata, okay man, ang bay talaga ni Jesus. Ay, dito sa, may minura siya, di, ay minura, hindi na minura, parang siya, may pinagalita siya, okay, okay. Huwag na yan. Nung wag. Ano, mali? Nakakatisod? Ba't ka natitisod? Balik tayo dun. So, dapat, kung gusto mong pagpalaya, wag ka matisod kay Jesus. Alamin nyo bakit niya sinabi yun, ginawa yun. Hindi tayo maingat tulad ng mga Hudyo na siya ay rock of offense. Parang, huwag mong babagitin yung pangalan na yan, ha? Naasar ako dyan, yung pangalan pa lang. Amen? Amen. Okay, so let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita sa aming series, Panginoon, about the Lord Jesus Christ. Makilala nawa namin siya ng lubos, isa sa mga pangalan niya. Napakarami ang title, Panginoon, para makilala namin siya. Binibigyan siya ng title, Panginoon, para mag-focus kami ito, Panginoon, ang katotohanan na siya ngayon pa naman, ngayong umaga, siya yung rock of offense. Bakit? Bakit ganun? Bakit hindi? Sino na offense sa kanya? Bakit hindi? Bakit dapat? Makintindi namin, mga grupo ng tao, Panginoon, hindi lang dahil grupo, ito po ay personal na pagpapasya namin. Minsan, the same words ang narinig namin, iba kami ng take. Ano po yung dapat namin gawin? Ano dapat namin isipin? Maintindihan naman namin ito, Lord, especially Panginoong Jesus, dahil siya po yung sentro, Panginoon. Siya po yung katotohanan, daan at ang buhay. Walang makakilala, walang paparoon sa Ama, kundi sa pumagitan ng Panginoong Jesus. So, maintindihan naman namin, Panginoon, na makilala namin siya lahat ng kanyang mga kapahayagan, salita, at pahiwatig, Panginoon, kanyang mga actions, Panginoon, manawa. Maintindihan namin, hindi kayo matisod sa time na, yes, na inconvenient kami sa kanyang utos at salita. Makita namin yung tamang daan, intindihin namin bakit ganun, and then, mahalin din namin, Panginoon, dahil wala namang siyang kasalanan, wala siyang mali. So, malamang, kung may na-offense sa kanya, siya po ay, kami po yung mali. So, I pray na itindihan po namin ito, Lord. Again, mapuri po ang inyong pangalan. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.